What's up mga kaibigan? Ako si Bert Portea, ang may-ari nitong channel, ang Dasma Kalubayan. Pag-uusapan natin ngayon ay yung madalas na nababasa ko sa comment section ng aking channel, which is yung tungkol kay Pinoy Agimat. Yan. Maraming nagtatanong tungkol kay Pinoy Agimat. And then ang lagi nilang question ay, saan nga ba siya matatagpuan sa Maynila? Well, yung sagot na yan ay madali lamang na hanapin sa Maynila. Unang-una sa lahat ay dun sa original video ng Pinoy Agimat na nag-viral, na marami ng half million views na sa mga oras na to. Sa description sa baba ay makikita nyo doon yung ano, yung mismong address na nakalagay ay Calau, Manila, na sa gilid lamang yon ng Doneta. Yan. Kahit nakalagay na doon ay marami pa rin nagtatanong sa akin. Well, na chinek ko naman yung Google at naintindihan ko na mahaba yung Calau. Yan. Maraming dumadaan na kotse rin doon. So naintindihan ko na saan nga ba sa Calau, dahil napakahaba din ng daan na yon. Well, may dalawang landmark lang kayong hahanapin sa Calau kapag nandun na kayo, which is siya ay malapit sa Jollibee na nasa Avenida Maria Orosa. Yan. Ulitin ko. Jollibee, Avenida Maria Orosa. Pag nandun na kayo, malamang makaka-encounter na rin kayo ng mga tambay ng mga seaman dun. Yan. Marami kayong mga makakakwentuhan dun ng mga seaman na mapagtatanungan din kung sino dyan matatagpuan si Pinoy Agimat. Hindi kayo mahihirapan hanapin si Pinoy Agimat dahil lahat na ng mga seaman dyan na nakatambay ay pinupuntahan o kilala na si, yan, si Pinoy Agimat. Yan. Well, may tanong din kung paano din pumunta sa Calau. Yan. Ang pinakamadaling paraan para pumunta sa Calau ay by LRT station. Yan. Pagdating nyo sa UN, yan, sa UN station, at ipapagsakay nyo ng LRT. Yan, sa LRT. Nasa north or south man kayo, basta baba lang kayo sa UN station. Yan, sa United Nation. Yan. Dyan sa landmark dyan ay NBI din. So pag nandyan na kayo, tawid lang kayo. And then pumunta kayo doon sa Doneta. Pero huwag kayo papasok ng Doneta, doon lang sa gilid ng Doneta. And then lakarin nyo yung ano, yung Calau. So yung gilid nyo malamang ay yung National Museum. Yan, dire-diretso lang kayo hanggang marating nyo ang Avenida Maria Orosa. Diyan makikita nyo na yung mga si Pinoy Agimat diyan. Madalas araw-araw naman nandiyan si Pinoy Agimat eh. Mga 10 AM nandiyan na siya. And then uuwi na siya ng 7 PM. Dahil minsan ay nakapag-shoot na rin kami ng mga documentary about sa kanya. Ako pala yung nag-shoot ng video tungkol sa kanya na nag-viral na sa YouTube, at yun nga, mayroon ng million views. Yan. Madalas naman pag nandun ka, ano, laging umpukan sila. Yan, mga seaman o yung mga dumadaan, mga estudyante, mga nagtatrabaho malapit doon. Yan, lumalapit kay Pinoy Agimat. Tapos marami rin nagpapagamot sa kanya. Well, sa hula, di naman, di ko alam kung nanguhula ba siya, pero tingin ko hindi naman. More siya sa panggagamot saka sa mga bertud ng mga Agimat. Ayan, pakita ko yung ano, yung binigay niya sa akin nung huli kaming nagkita. Ito, yan.
Yan, ito yung bigay niya sa akin na agimat. Well, sa mga next video, pag-uusapan natin kung ano ba yung agimat na to. At may mga laman siya sa loob eh. May mga laman siya. Then, papakita ko rin kung ano yung laman nito, kung ano yung mga bagay-bagay na yon. So, sa mga next episode na yun, pag-usapan natin. Yan. So, dun lang siya makikita, except lang kapag Sunday. So, yun yung pinaka-off day ni Pinoy Agimat. Yan, may off day pa si Pinoy Agimat, no? Dahil malayo din yung inuuwian niya. Ang naalala ko ay somewhere sa Quezon City. Siya na uwi. Yan. Well, baka magkakaroon pa tayo ng mga ibang episode. Gagawa tayo mga interview tungkol sa kanya. Dahil marami ring gustong malaman ang tungkol kay Pinoy Agimat. Yan. Every day, nandun naman siya, except lang, yun na, except pag Sunday, which is, yun yung pinakamaraming tao sa lugar na yun, pero doon siya wala. Yan. So, pwede kayo magpagamot ng libre doon, pwede kayo magpakonsulta, magtanong-tanong tungkol sa mga bertud-bertud, sa mga halamang gamot. Yan. Pag nandun kayo, tambay lang kayo doon. Pag nagawi kayo doon sa Calao, Manila. Well, paano naman kung ano kung lumipat si Pinoy Agimat at wala na siya dun sa Calao? Pag wala na siya dun sa Calao, gagawa tayo ng research, magtatanong-tanong tayo at gagawa ako ng panibagong video. Pupost ko dito kung saan siya ulit patatagpuan. Yun lang muna sa ngayon. Ako si Bert Portea. Maraming salamat sa panonood. Kung hanggang dito ay pinapanood mo pa rin ako, huwag mong kalimutan yung subscribe button para ma-update ka sa mga next na mga video natin. So yun, maraming salamat and goodbye.